Señor, kay teacher Ari, kakayari ng arali, kay teacher Ari. Ang ating asignatura ngayon ay ESP para sa Baitang Isa o Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ay nasa unang markahan, Week 5. Ang ating aralin ay pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkakabuklod-buklod? Pag sinabi natin pagkakabuklod-buklod, ito ay ang magandang pagsasama ng isang pamilya. Natutuhan mo sa mga nakaraang aralin ang kilalanin ang iyong sarili ayon sa iyong hilig, interes, kakayahan, at maging kahinaan. Naipakita mo rin at nasabi ang mga paraan sa pagpapaunlad nito. Nakilala at nailarawan mo na rin ang mga gawain makabubuti at makakasama sa iyong sarili at kalusugan. Dadako naman tayo sa iyong pamilya. Matapos pag-aralan ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakakakilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng inyong pamilya. Sino-sino ba ang bumubuo ng isang pamilya? Ating tandaan! Ang pamilya o mag-anak ay ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan. Ang lipunan ay ang lugar na ating ginagalawan. Ayon sa batas, ito ay karaniwang binubuo ng ama, ina at mga anak. Narito ang isang pamilya. Sino-sino ba ang bumubuo nito? Handa mo bang ibigay ang iyong kasagutan? Umpisahan na natin. Ang bumubuo ng pamilya ay si tatay, si nanay, si ate, si kuya, at si bunso. May mga pagkakataon na maliban sa kanila ay may iba pang kasama sa pamilya tulad ng lola, lolo, tiyo, tiya at mga pinsan. Ang iba naman ay kulang ang kasapi dahil magkalayo, nagtatrabaho sa ibang lugar o namayapa na. Nakikita natin sa pamilyang ito na maliban sa nanay, tatay, ate, kuya at bunso ay kasama naman nila sina lolo at lola. Ikaw, kasama mo ba sina lolo at lola sa inyong tahanan? O may kasama ka rin bang tito, tita, o iba pang kaanak? Katulad ng mag-anak na ito, bukod sa nanay, tatay, ate, kuya, bunso, may kasama pa rin silang lolo at lola at ang kanilang mga tito, tita, at mga pinsan. Ano man ang aktwal na sitwasyon at ilan man ang kasapi, mahalaga na sila ay nagpapakita ng pagkakaisa ng isang pamilya. Ikaw, sa pamilyang kinabibilangan mo, nakikita ba ang pagkakaisa? Ilan sa mga paraan nito ay pagsasama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal at pagkukwentuhan. Kasama rin ang pagtutulungan kung may gawain o suliranin na kailangan tapusin o lutasin. Susi ang mga ito sa pagkakabuklod ng isang pamilya. Pagmasdan natin ang mga larawan. Ang pamilyang ito ay sama-samang nagsisimba. Sila naman ay sama-samang nagdiriwang ng kaarawan ng kanilang anak. Sama-samang namamasyal. Kasama pa ang alagang hayop. Makikita na ang mag-anak na ito ay masayang nanonood ng telebisyon.
Ang mag-anak na ito ay nakatira sa iisang tahanan. Ngunit, may pagkakataon na ang ilang kasapi ng ating pamilya ay umaalis ng tahanan upang sila ay maghanap buhay, upang mabuhay ang kanilang pamilya. Ang mag-anak na ito ay masayang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Narito naman ang mag-anak na masaya kasama pa ang kanilang mga alagang hayop. Itinuturing din nilang itong isang pamilya. Nagdarasal bago kumain? Nagdarasal bago matulog? Nagsisimba? Nagmamano sa nakakatanda? Masayang nagdiriwang ng kaarawan ng miyembro ng pamilya at dumadalaw sa kasapi ng pamilya na mayroong nararamdaman o karamdaman. Inaalagaan din nila ang kasapi ng kanilang pamilya na mayroong sakit. Masaya silang nagpipiknik paminsan-minsan. Masaya ang kumakain ng sabay-sabay. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buklatin sa pahina 23. Kilala mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ilan kayo at sino ang mga bumubuo nito? Handa mo bang ibigay ang iyong kasagutan? Ang mga bumubuo ng mag-anak ay sina tatay, nanay, ate, kuya, at bunso. Mahusay! Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin sa pahina 24. Balikan ang iyong karanasan sa iyong pamilya. Ano-ano sa mga nabanggit na pamamaraan ang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ang inyong ginagawa. Maaaring magdagdag ng iba pang gawain maliban sa mga nabanggit. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Halimbawa, nagdarasal kami tuwing gabi. Tinutulungan ako ni ate sa paggamit ng computer sa pag-aaral. Ano pa ang iba mong naiisip na ginagawa ninyo na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng inyong pamilya? Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 25. Tingnan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Pagmasdan ang mga larawan, alin-alin ang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng isang pamilya? Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Ang tamang sagot ay A. Pamamasyal kasama ang buong mag-anak. Alin pa kaya ang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod? Tama! Titik B. Sabay-sabay na kumakain. Alin pa kaya? Tumpak ang iyong kasagutan, titik D. Ito ay ang masayang pagkukwentuhan ng buong mag-anak. Masaya pa silang nagkakantahan. Ang titik C, kasama ba ito sa pagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng isang pamilya? Hindi po, dahil makikita sa larawan na ang tatay ay painom-inom lang. Si nanay naman ay pagod na pagod sa paglilinis habang ang kanyang mga anak ay puro laro lamang. Mahusay mong natukoy ang mga larawang nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod. Ano-ano naman kaya ang mga kilos na nagpapakita ng hindi pagkakabuklod-buklod o pagkakawatak-watak ng isang pamilya? Pagmasdan natin ang larawan,
Sa unang larawan ay makikita natin na hindi magkasundo si nanay at tatay. Sa ikalawang larawan ay gayon din, nagsisigawan si nanay at tatay, kung kaya ang kanilang anak ay napakalungkot. Sa ikatlong larawan naman, anong napansin nyo sa batang babae? Tama, siya ay umiiyak dahil nag-away sila ng kanyang kapatid. Sa ikaapat na larawan, makikita ang sinisigawan ni nanay ang kanyang anak dahil ang kanyang anak ay hindi sumusunod sa kanyang mga iniuutos. Ikalimang larawan naman, ipinapakita na nag-aaway at nagsisigawan ang mga magulang o nanay at tatay. Ika-anim na larawan, hindi alam ng anak kung kanino siya sasama nang magdesisyong maghiwalay si nanay at tatay. Yan ang mga halimbawa na nagpapakita ng hindi pagkakabuklod-buklod ng mag-anak. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buksan sa pahina 26. Tingnan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng hindi pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot. Alin kaya ang nagpapakita ng hindi pagkakabuklod-buklod ng isang mag-anak? Titik A, hindi pagkakasundo ng magkapatid na ito dahil sila ay nag-aagawan sa iisang laruan. Titik B ay nagpapakita rin ng hindi pagkakabuklod-buklod ng isang mag-anak dahil si tatay habang nasa pagkainan at kumakain ay nagko-computer pa rin o gumagawa ng kanyang trabaho habang ang batang ito na kanilang anak ay nasa salas at nanonood at doon kumakain. Hindi ba dapat na nasa mesa sila at sabay-sabay kumakain? Titik C ay nagpapakita rin ng hindi pagkakabuklod-buklod dahil nag-aaway ang kanilang nanay at tatay. Ang titik D ay nagpapakita naman ng pagkakabuklod-buklod dahil ang mag-anak ay sabay-sabay na nagdarasal. Binabati kita! Natapos mo na ang ikalimang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan. Maaari mo rin gamitin ang video na ito upang maging gabay mo sa iyong pagsasagot at pag-aaral. Sana ay marami kang natutunan. Gusto niyo bang ma-enjoy ng mga bata ang kanilang pag-aaral? I-download lamang po ang game na ito. I-search lamang sa Play Store ang Fun Apple. Ito po ay may mga collection ng mga lessons for kids in a form of game. Kids, parents, and teachers can use this as a review for their schools. It also offers online teachers for free. Download na po! Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan! Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.